mga batang 80s o kaya naman batang 90s kung hindi mo alam ang lugar na ito dito sa Pakatan. Makakalimutan ang isang pangyayari sa buhay ko habang ako ay naliligo kasama ng mga kabinataan ng barangay. At ang lugar na yun dati, hindi isang tipikal na pwede kang lumakad anumang oras kung gugustuhin mo. Pero ngayon, basta low tide, pwede ka nang lumakad. Okay guys, pag-isa lang akong lumipad. Pag-isa lang akong lumakad ngayon at dahil wala na akong mapasama. So nagkaroon ako ng interest na muling puntahan ang isang lugar kung saan bahagi ng aking kabataan. 1993, nang hindi ko makakalimutan ang isang pangyayari sa aking buhay. Saan, sa lugar na dati, naligo kami at ito kami nagtatampisaw kapag gusto namin tumakas at mandibang kasama ng aking mga kapata. Ang pati ng kabataan na dati aking pinapaliguan, isa ng lugar kung saan tipikal ng harapan ng maraming kapispanan. 17 taon guys, at dati nangunguha rin ako ng mga buhangin dito sa Pakatan. At pagkatapos binibinta namin, pag naalala ko ang sangsako noon, halagang 3 piso. Ewan ko ngayon kung magkano ng halagang to pagkalipas ng 17 taon. Okay, sinubukan kong tanongin kung magkano ngayon ang isang sako. Actually, hindi naman ganyan klaseng sako ang nilalagay namin noon, 3 piso ang halaga ng isang sako. Ito yung sako ng bigas, pero ngayon, ang ginagamit nila ngayon, sako ng simento. At ayon sa kanila, ang halaga ng isang sako ng simento ay 25 pesos. Ayan guys. So malaki na yung difference talaga. So mahigit 22 piso o 22 pesos. Ang itinaas mula noong ako ay nangunguha ng buhangin. Ayan. Pero guys, dati pag kami kumukuha ng buhangin, ginagawa namin, ilalagay lang namin sa bangka. So typical na makikita mo sa ilog dahit dati noon, mga bangka noon na mga malalaking bilugan. Pagkatapos, dito kami nangunguha dati noon ng mga buhangin. So hindi makakalimutan, parang mga pamilya Rodriguez at ilang mga pamilya sa San Roque ang dumadayo para kumuha pa ng mga buhangin dito sa parting ito ng Barangay Dos. Actually, parang in between San Roque and Barangay Dos, itong lugar na sinakikita ko sa inyo guys. So yan. So dito, medyo buhay pa naman din yung buhanginan, kung tawagin. So, Magilanila, may nakakita pa rin ako. Pero hindi ko alam kung sila lang ba or meron pang dumadayo sa lugar na ito. Pa na hindi biro ang paghahakot ng ganitong klaseng buhangin mula dito sa Pakatan papunta sa kung saan destinasyon nila ilalagay. Mula sa lugar na to hanggang doon sa lugar kung saan na ilalagay, 1,000 metro lang naman ang kailangan nila karin, mano-mano yan kapag low tide dito sa Pakatan. Naka
nakakalungkot ang isipin na pagkalipas ng 17 taon nang ako'y bumalik dito sa Mercedes, mas lumaki pa ang problema sa pagtatapon ng mga iba't ibang klase ng basura dito sa Makata. Okay guys, kung dati, tipikal na lalaki lang ang nakikita kong kumukuha ng mga buhangin dito sa parte ng Barangay Los. Sa ngayon, pagkalipas ng 17 taong pagbabalik ko dito sa Mercedes, kahit babae, lagi nang kumuha ng mga buhangin sa Pakata.